16 ng Setyembre taong 2022. We're together again dito po sa ating opinion sa Golden Nation Network at ating susuriin itong nakaraang 7 araw mga issues na lumitaw at napapag-usapan o kailangan mapag-usapan. Kasama natin si Kaado Paglinawan and si Kaana is now in quarantine now in Xiamen, China in preparation for her trip to Beijing where she will have another few days of quarantine before starting her scholarship in Beijing or Peking University. Inaasahan natin pagka makaraan ng ilang linggo ay maayos na natin ang Zoom arrangement po natin dito and she will be joining us dito sa ating broadcast from Beijing. At Kaado, this week may lumabas na discussion tungkol sa partner ng ASEAN at ng Pilipinas. Sino ba ang karapat-dapat na partner ng ASEAN at ng Pilipinas dito sa mga hinaharap nating ilang mga taong darating para masigurado natin ang magandang kinabukasan ng ating mga bansa. US ba, Estados Unidos, o Japan, o China? Actually, may sumagot na po dito isang survey na commission ng mga Hapon, ano, ng Japan, sa Ipsos, isang multinational research group. Ano, hindi po ito Chinese, hindi po ito American, hindi po ito Japanese, kundi International Research Group, Ipsos, I-P-S-O-S. At nagulat po ang Japanese government dahil silang nag-commission nito. And for the many, many decades, itong mga nakaraang 50 taon, ano, and so on, US at Japan lang po ang nangunguna dito sa mga tingin ng mga mamamayan ng ASEAN, ang top partner, ang pinakamaasahan nilang partner sa development dito sa ASEAN. But this year, 2022, nagulat ang gobyerno ng Japan, the Ministry of Foreign Affairs ng Japan na nag-commission po nito na ang lumabas po ay China na po ang number one considered paramount future partner of the ASEAN people and ASEAN citizens. Yan po. 48% po. Ano? Ito po ang survey. ASEAN citizens view China as the paramount future partner according to a Japanese poll. This is from the Kyodo News. No? Ito po ay Japanese newspaper din po or news site. And sabi ko nga sa comment ko sa itaas, which I will post on the on Facebook, China is it, says ASEAN people surveyed by Ipsos. Makahulugan po ito dahil dito sa ating bayan, marami pa rin mga pro-Americans. Ano? At yung natitirang colonial mentality sa mangilan-ngilan na ating, pero malaking bilang pa rin sa ating mga kapwa Pilipino. But it is time we inform them that the world is changing. Ano? And sabi nga dito sa survey, nearly half of the people surveyed in Southeast Asia picked China as the region's most important partner in the future, surpassing Japan for the first time. According to the results of a Japanese government opinion survey released just a few months ago, no? Pero ngayon ay lumalabas ulit sa mga media. And dito sa Pilipinas, I hope we can learn from this. So, actually, ito ay lalo-lalo nang naging importante dahil nga doon sa maraming provokasyon na ginagawa ng Estados Unidos dito sa rehiyon po natin, particular na po doon sa issue ng Taiwan. Naalala po natin mga isang buwan lang nakaraan yung pagbisita ng highest ever American official to Taiwan, si Nancy Pelosi, at yung naging kontrobersya at nasumunod doon sa kanyang pagbisita po roon dahil ito ay matinding tinututulan ng pamahalaan ng People's Republic of China, which is of course covering the mainland and is responsible for 99% of the peoples of China.
dahil ang populasyon ng Taiwan is around 20 million lang, if I'm not mistaken. Ano, I've not updated. Pero ganyan lang po, samantalang mainland China, under the governance of the People's Republic of China, is 1.4 billion and more. Wala na yung butal, hindi natin binibilang. Ganyan po, kasignifikante para sa People's Republic of China itong issue na to. And nung dumaan na po yung bisita ni Nancy Pelosi, nagkaroon din siyempre ng diskusyon sa ASEAN. But ASEAN was very clear. Patuloy po ang kanilang paninindigan na there is only one China. Yung tinatawag na one China policy, and that is the People's Republic of China. Ayan po. That should have settled it. But tuloy-tuloy, may dumating na naman ng mga American political representatives, yung mga kongresista. Ano? At nagpasa po ng bagong batas ang Estados Unidos na nagbibigay na naman. Nagbebenta, nagbibigay, which is more or less the same for Taiwan when it comes to U.S. arms supply. $1.1 billion na naman dagdag. I think ang suma total po ay aabot na po ng $10 billion under the Biden administration. And kaya po ating napag-usapan na rin, but ating sasariwain po dito sa ating diskusyon ngayon, itong reaksyon ni Mahathir Mohamad, dating Prime Minister ng Malaysia. And sabi niya dito sa ulat ng maraming payagan, including Financial Times and ito, Money Central, Mahathir Mohamad urges ASEAN to move towards China after Taiwan provocation ni Nancy Pelosi at ng Estados Unidos. Akala nung iba po, si Nancy Pelosi lang involved. Hindi po. Ang nag-accompany po kay Nancy Pelosi doon sa paglipad niya doon sa Taiwan, apat na pong military airplanes po ng Estados Unidos. Ano? So talagang involved po ang Estados Unidos at mukhang ang interpretasyon ng marami, tulad ni Prime Minister Mahathir, naghahanda na po ang Estados Unidos na lumika ng isang bagong proxy war po sa na ang issue ay Taiwan, tulad doon sa Ukraine. And wag natin po kaado no mabawasan ang peligro dito, ano, dahil nakikita natin ang pattern ng Estados Unidos. 911, 911 sa World Trade Center, yung attack na gawa-gawa po ng mga elemento sa gobyerno ng US government, nag-anunsyo mula doon, nag-anunsyo si Bush ng war on terror at 20 taong gera po mula Iraq, Afghanistan, Iraq, Libya, Syria, and so on. Ngayon, naghahanap sila ng bago. Nagsimula ang Ukraine war. Akala ng iba, nagsimula lang 2022, Pebrero, nung pinasukan ng Russia ang Ukraine. Hindi po. Nagsimula po yung labanan na yan. Noong 2014, nagkudeta laban sa halal na pamahalaan na nagbabalanse kay Yanukovych, nagbabalanse sa pagitan ng NATO and Russia. Pero kinudita ng mga Amerikano at binomba ng binomba yung mga pro-Russian provinces, yung Donbas and so on, na 12,000 namatay, na ito'y inulat ng United Nations. Hindi po naaalala po ng iba. Sadyang kinakalimutan ng history po ng kanluran. Yan po ang peligro po na lahat ng senyales ay itong sa rehiyon po natin na matahimik, kaya po kahit papano ay may progresa po tayo, makabilis ang recovery from the pandemic na naanunsyo lang ng WHO ay tapos na ang pandemic. So, this is good news, except that may article po ako ngayon maaaring lumabas po sa China Daily dahil ni-request po nila, which I still have to submit. Ang sinasabi ko ay itong ating magandang kalagayan ngayon na may kapayapaan at progreso ay pwedeng masira dahil sa mga tangkang pagsasagawa ng tensyon at conflict dito sa rehiyon natin and maybe proxy war kung hindi mapigilan. But hindi lang po ang ASEAN. Ang lumalapit na po, tulad ng sabi nga ni Mahathir, to China. Pivot to China. Kahit po itong si Jose Ramos Horta ng Timor-Leste, ano, ang very recent news, ano, September 13 lang po ito. Sabi niya, I don't think that China intends to invade anyone, and in fact, in fairness to them, God, they hardly ever invaded anyone. So,
ang simpatiya po ay patungo na rin sa China. Ito ay dati kaalyado ng Australia. Australia ang tumulong nito na makaligtas po sa Indonesian sovereignty. Ano? And Solomon Islands, yung premier po ng Solomon Islands, si Sogavare. Ano? Sabi dito ng Solomon Islands Prime Minister, bumanat siya sa Australian media kasi sinisiraan ng Solomon Islands. Ano? And nagpirma po ng bagong mga security arrangements ang Solomon Islands with China. Kado? Well, ever since our new president came into power, the Americans have ramped up their diplomatic and public relations campaign to be able to capture the preference by the new president. Immediately, they have, through our very own ambassador to the United States, they were able to somewhat cancel our order for helicopters, heavy helicopters from Russia. And hopefully, they're thinking of changing this into Chinook helicopters. In addition to that, when Biden came over, he immediately suggested an expanded pact. And the U.S. ambassador to the Philippines suggested joint patrols by the U.S. and Philippine Coast Guards on Philippine waters. And the motivation to lean towards the United States was very obvious. Dagdag ko lang yung sinabi ni Babes Romualdez, Filipino ambassador to America, na maaring buksan ang Philippine military bases with the American troops inside, yes, to use of the Americans in case of conflict in Taiwan. That's why comment on what I was leading to is the Philippines need not be provoked because it's already being motivated by our very own ambassador towards the trap of becoming a proxy of the United States in case their gimmick in Taiwan does not work. Yes. So yan ang mahalagang issue. Kaado, final words on this issue of ASEAN being now the real top partner of China and in the future. Well, it doesn't need to be a high school historian to arrive at this conclusion. Given the good relationship that we had during the era of President Duterte, and Bongbong Marcos himself, even before he was inaugurated, already proclaimed that China will be our strongest partner. So, amidst speculations and public relations and propaganda that is being spread by the United States and our very own ambassador to the United States, the president has not made any decisions yet, has not announced any positions yet. So please consider these actions by the Americans and our very own ambassador as mere preemptions for BBM. Okay.